Good morning! Good morning sa atin lahat! Isang mapagpalang araw! Isang bisaya sa atin Mindanao! Maraming salamat sa umagang ngayon. Tama. At pinakanambiruan natin mga kaibigan ay yung ginising pa tayo ni Lord. Ikaw pa, kamusta ka naman ngayon? Umaga mo ba? Wow! Masaya ako dahil maganda yung pagkaramdam ko. Ayun! Totoo. Pagkagising mo kasi na alive ka. Diba po? Alive na alive tayo dapat. Kamusta na kaya rin yung mga anak mo? Yung nga, hindi natin alam kung kamusta naman sila ngayon. Lalo na sa oras na ito. Sana wala silang problema at wala silang naramdaman. Kasi, ang mga anak namin, mga kaibigan, malayo sa amin. Malayo sila sa amin. Yung isa, nasa Antique. Yung isa naman, nasa Rizal. Yung sa Antique, wala naman kasing ano yun. Malakas ang pangatawa naman nun. Yung isa namin nasa Rizal, pakwento namin sa inyo ng konti. Yung anak kasi namin sa Rizal. Malakas naman siya mga kaibigan. Pero salamat talaga sa Panginoon kasi pinagkakaloob siya sa amin. Kasi siya ay nakaranas noon nung bata-bata pa siya. Hindi naging, alam mo yun, naging inborn na yan niya eh. Sa sakit niya. Na masapasa yung katawan niya. Tapos akala natin masama ang epekto ba sa kanyang nararamdaman. Ipapasalamat na tayo, hindi nagiging ganun na in-expect natin na mga leukemia o hindi. Pero oo, kasi hindi. Ang sakit niya yun talaga, ang tawag doon is hindi siya leukemia. Ang tawag doon po is hemophilia. Hemophilia po, kung sino po sa inyo ang nakakaalam po sa sakit na hemophilia. Pero blessed na blessed pa rin po kami kasi binigay po siya sa amin doon. Sobra po ang dami po namin naging karanasan sa kanya. Hanggat po ngayon po is nagkaroon po siya ng sarili niyang pamilya. Nagkaroon. Kaya bagamat noon is ayaw sana namin yung magkaroon ng pamilya kasi nga gawa ng sa kanyang karamdaman. Pero awa po ng Diyos. Binigyan pa rin po siya ni Lord na nagkaroon po siya ng pamilya at minahal po siya. Kasi naisip-isip ko rin kung wala siyang pamilya, paano na, di ba? Eh nagkaroon po siya ng dalawang anak na mga malulusog. Ang hemophilia po kasi guys ay hindi po siya related po siya sa leukemia kasi po nagkakapata din siya. Pero hindi po siya guys yun alam mo yung panalimbawa, nagkasugat siya, tapos nagdugo yung kanyang sugat, tuloy-tuloy po yun. Hindi po, inabot po ng linggo bago po matigil ang pagdugo. Pero ngayon po awa ng Diyos is, bagamat poor life na daw yun po, pero at least ngayon hindi na po siya masyadong talagang hindi katulad noon. Kaya nawa po ng Diyos na nairausan na namin yung ganung sitwasyon. Diba sa mga iba namin pong vlog, kung nanonood po kayo, nabanggit po namin doon na kung ano po ang aming naging karanasan sa mga anak namin. Kaya sabi nga namin, diba, na kung ikukwento po namin ay abutin tayo ng maghapon. Kasi sa mga anak po namin is kanya-kanya po namin naranasan ang mga hirap nung sila po ay mga bata pa. Bagamat bata pa naman po mga anak namin ngayon kasi si Chichi po ay umiidad pa lang ng 32 ata siya ngayong Mayo. Si Sherilyn, si Cheche. Parang 32 siya kasi 1991 po siya pinanganak. 1991 po siya pinanganak.
malalayo po yung mga anak namin, bali isa lang po yung nandito sa tabi namin, yung bunso namin yung anak. Pero ako po ay nagpapasalamat kasi po nagkaroon po siya ng pamilya na minahal po siya ng buo kahit ano pamilya po siya. Kasi po siya is lumalabas po kasi ngayon na para po siyang naging PWD. Kasi po dahil po doon sa kanyang operasyon, sa kanyang paa. Pero alam niyo po, yun po yung anak namin ang napaka matatag, napaka masipag, basta po, ano po kasi siya yung advanced multi-step, malawak ang kanya pong ano, pag-iisip. Hindi po siya yung katulad ng iba na pag may karamdaman is nagpapatalo po sa kanyang nararamdaman. Hindi po ganun yung anak namin na yun. Kaya, pasalamat na lang po kami na nalampasan din po namin yung sa hirap din po ng aming naranasan sa buhay. Hindi naman natin sasabihin na nalampasan pa rin natin. Mayroon talaga siya na iniinda o naramdaman na hanggang habang buhay talaga ng sakit niya. Pero kasi ang mangyayari lang, hindi lang siya magkaroon ng sugat kasi kapag kumakaroon siya ng sugat kasi mga kaibigan, dugo ng dugo kasi sabi daw ng doktor niya ay sira daw po ang blood clotting. Mga kaibigan, nakalimutan kasing i-charge ni Mami Lads ang kanyang cellphone kagabi, kaya naglobat agad ngayon. Naputol-tuloy ang kanilang kwentuhan ni Papa Lino bago umalis para magtrabaho. Ang susunod na eksena ay ang nakadating nang nakauwi na si Papa Lino galing sa kanyang pangangalakal sa Novaliches Bayan. Salamat po! Lagi may lisiya. Yan yata yung hinahanap ni ano sa'yo eh, kapitbahay natin. Okay. Rim ng pintiraduto. Rim ng pintiraduto. Dami ako mga pintiraduto kasi yung asimbulin eh. Kaya ang galang naman ako ng timbulin. Importante rin kasi ito. Maulan doon? Ulan? Lakas nga yun. Ito lang, nagsirong muna ako bago ko umuwi. Baka mamaya sipunin na naman. Baka daw maya sipunin na naman yung senior. So, senior na kasi yan si Papa Lino eh. Kaya, yun. Mga kaibigan, nandito naman ako. Nakuwi na ako sa amin. Maganda nga po sa inyong lahat. Kung saan man kayo ngayon, ligtas sana kayo sa kapamakan at sa mabuting katawan. Kung magbibigyan, dala ko rin ito. Galing sa pangalakal ko. Dami magulang mga kaibigan, mga dalang mga assorted na naman, mga wiring at saka ventilator na. Ito mga kaibigan, ang ventilator na naman ito. Ayaw ng kaibigan umikot eh, oh. Ayaw ng umikot. Ang dami yung susiraan ng ventilator sa bayan, no? Ano? Eh, pinagbibintan na lang, eh, pinakalakal na lang nila yung kasi hira. Hindi naman sira ito ko kahit mga kaibigan eh, ayaw lang umikot eh. Kala nila sira. Ngayon lang. So, yung mga kaibigan ito eh, gutay. Oh. Yun. Pinagbintan nila sa akin ito. Pero alam mo mga kaibigan, ito naman mga kaibigan, ayusin ko na naman ito.
ayusin. Kinisin din to yung motor nito. Ganun lang mga kaibigan. Yung anak buhay talaga. Ito naman ang katapat ng panglinis na naman mga kaibigan sa motor at saka ito na naman. Liha. Ito naman ang gagamitin ng liha kahit ginamit na to sa iba. Pwede ko pa rin itong magamit. Saka gaas. Oo, gaas na naman. Kasi ang gas, ganda panglinis nito sa mga malangis. Kasi kapag tubig ang ililinis mo, maglalagkit lang. Hindi matanggal ang langis. Ang bibigyan, oh. Sorted, dalawang alo yung mga dinadala ko, oh. Mga alo, mga wiring, mga kung ano-ano pa. Okay, mga kaibigan, mamaya naman tayo ulit. Ipagpatuloy natin mamaya yung button ng inyo abang lingkod. Mamaya na lang natin. Nakain muna tayo mga kaibigan. Okay. Pasok muna natin to. Lipit. Ne. Palagyan mo pugil lang kaya mo eh. Sabi nga ng nanay mo lang. Dahil namatay ng nanay mo, wala naman ito sabi sa inyo. Hindi mo naman siguro ako gugustuhin. Ha? Kapag mo ang tao, hindi naman kinakailangan dahil sa pugi mo lang siya dahil kaya ginusto mo. Salamat naman dahil hindi kayo pala. Alam mo, nabibili sa taong pangit. Minsan kasi, ang pag-ibig, bulag. Minsan may tiring ang mata ng tao. Yan o. Yan yan sinasabi pa, bulag. Meron pa nga kanta yan eh. Bulag na pag-ibig. Yun. Okay pala. Okay. Pasok mo na yung bike mo. Nagdadrama naman ngayon yung ibang abang lingkod nyo. Kung minsan naman siya is nag-joke, ngayon naman drama naman siya. Nagdadrama na naman sa buhay niya. Nagdadrama siya sa buhay niya, mga kaibigan. Ano ba yung magagawa natin yan? Talagang ganun. Nani ko noon, nagigising pa ng maliit pa ako, tuwang-tuwa sa akin. Guru, maganda, bata ko, guwapo. Bilang tayo tayo. Ano, ulam mo pa? Ulam ko gulay. Ayun. Sarap. Nagulay ako, mga kaibigan. Pinagalo yung kalabasa at saka itaw. May sahog eh. Hindi na sinababoy. Sarap. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong mga like at sa pag-subscribe sa aming munting channel. God bless po.